Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ni Marcos Sr., kinalampag ng taong bayan ang pamahalaan ukol sa mga isyu ng lipunan. Pero ang tugon ng Malacanang, isang nakabibinging katahimikan. Narito ang ating balitang A to Z. Never again! Never again! Never again! Martial law! Martial law noon, terror law ngayon. Ito ang ilan sa mga sigaw ng mga nagprotesta ngayong 51st anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa kabila ng pabugsubugsong sama ng panahon, hindi natinag ang daang-daang Pinoy na nakiisa sa iba't ibang pagkilos ngayong araw. Umaga pa lang, may mga nagmarcha na sa labas ng U.S. Embassy. Alala muli ang naging malaking papel ng Estados Unidos sa pagsuporta sa batas militar noong panahon ng diktadurang U.S. Marcos. At hanggang ngayon, tila hindi yata natuto. Mayroon ding mga nagtungo naman sa Supreme Court para hilingin ang pagbasura sa anti-terror law. Halampagin ang Korte Suprema para bigyan nito ng hustisya ang mga nagpapatuloy na paglabag sa karapatang pantao sa aming rehiyon. Gayun din ang mabilis na pagpapabasura sa Anti-Terrorism Act of 2020 o Terror Law dahil ginagamit po ito sa intended use na supile ng mga mamamayan, lalo na ang mga progresibo. Umabot rin ang mga pagkilos sa Liwasang Bonifacio. Ipinupunto ng ilang grupo ang pagkakapareho ng President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Like father, like son, ang game plan nila, kaya nila gustong baguhin ang kasaysayan para malinis ang pangalan nila at makapanatili sila sa pwesto way beyond 2028. At yun ang nakakatakot. Nagpo-protesta rin sila ukol sa hayagang pagsusumikap ng pamahalaan na baguhin ang kasaysayan. Siyempre, yung ginagawa ng kanilang mga troll farms, ng kanilang mga bayaran sa social media, ginagawa na ngayon sa mga institusyon ng gobyerno. At klaro dito ang ginawa ng Department of Education. Nagtapos ang programa sa Menjola sa Maynila, kung saan nagtirik sila ng kandila para gunitain ang mga naging biktima ng martial law. Gayun din ang mga namatay sa kamay ng mga pulis sa ilalim ng drug war ng pamahalaan. September 21, 1971, nang ideklara ang batas militar sa bansa. Hudyat ito ng diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. para manatili sa pwesto. At sa ilalim nito, ayon sa Human Rights of Victims Claims Board, tinatayang mahigit 11,000 ang naging biktima ng human rights violations, kabilang ang pagpatay, torture at rape. Pero sa kabila ng mga ingay at pangangalampag ng taong bayan ukol sa araw na ito, nakabibinging katahimikan naman ang tugon ng President Bongbong. Ayon sa Malacanang, hindi sila maglalabas ng opisyal na pahayag ukol sa itinuturing ng marami bilang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa. Pagtatama sa detalye sa ating report, September 21, 1972, idineklara ang batas militar.